isang duty ko sa ER, may na-experience ako na meron kaming pasyente na tumigil yung tibok ng puso. So, kailangan naming i-resuscitate. Kaya nag-start kami ng CPR or yung cardiopulmonary resuscitation. Habang yung isa kong ka-duty na doktor ang nagmamando ng CPR, ako naman kinausap ko yung mga kamag-anak. Ano nangyayari? Bakit tumigil ang tibok ng puso? Anong mga ginagawa namin? Mga ganyan. Isang tanong nila sa akin was, Dok, kinuryente niyo na po ba siya? Bakit hindi niyo po siya kinukuryente? So, pinaliwanag ko sa kanila. Pero naisip ko, tumatatak talaga sa utak ng mga tao yung nakikita nila, napapanood nila sa TV, no? Ang idea nila is, para tumibok ulit, kailangan kuryentihin. Kasi yun yung napapanood nila. Sa TV, sa mga pelikula, lalong-lalo na dito sa atin sa Pilipinas, madalas tayong makakita na kapag malapit ng mamatay ang isang pasyente o kung patay na talaga ito, bigla na lang kukuryentehin ng doktor yung pasyente para mabuhay. Tapos bigla na mabubuhay. Na parang yung pag-shock at pagkuryente yung nagpatibok ulit sa puso niya. Well, di mo naman masisisi. To be honest, saan ka ba nakakita ng video na nagpapaliwanag ng defibrillation o synchronized cardioversion o pagkuryente in layman's term? Kailan ka nga ba dapat kinukuryente? Wala, di ba? Ito lang, itong video lang na to. Kaya ako to ginawa. Pero di pa ako nag-i-intro. Feeling ko dapat na ako mag-intro. Ito na, mag-i-intro na ako. Ayan na, ayan na. Wala pa rin, ito na. Hi guys, I'm Doc Junji, an emergency medicine resident doctor and syempre antropa mong residente. I do videos about health, buhay doctor, and medical school tips. So kung interesado ka doon, pa-subscribe naman pare koy. Okay, so background muna. Ang puso natin ay may rhythm o pattern ng tamang pagtibok. Ito yung pag pinakinggan mo eh, lub-dub, 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 lub-dub. Lub-dub. Naunang tumibok ang muscle sa itaas na bahagi ng puso o atrium. Itinutulak niya yung dugo papunta sa ibabang bahagi ng puso o yung ventricle. Yun yung unang part ng cycle. Ito yung lub-dub, lub-dub, lub-dub. Dalawang parts kasi yan. Yung pangalawang part ng cycle is yung ventricle naman, yung muscle na nasa ibaba. Titibok naman siya. Yung right ventricle, itutulak niya yung dugo papunta sa baga para malagyan ng oxygen. At yung left ventricle naman, titibok para palabasin yung dugo papunta sa ibang parte ng katawan. So kung medyo magulo, eto na lang yan. Basta yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na yon na sinabi ko, may nagkocontrol dun. Hindi pwedeng yung second part, yung mauna, or yung iba-ibang parte, yung tumitibok, tapos yung itaas, eh, mabagal. Halimbawa, di ba, dapat, lub-dub, lub-dub. Hindi pwedeng what the f***? Hindi pwedeng So, sino ang nagko-control nun? Ang nagko-control nun ay si sinus node. Siya yung nagpapadala ng electrical signals o kuryente sa buong puso natin para sabihin kung kailan siya titibok. Kaya kapag tumibok ang puso, para sa maling tao, alam mo na kung sinasisisihin mo, si sinus node. So, bakit niya kinukuryente? Minsan, ang puso natin sabog. Like, literal na sabog. Yung nawawala, yung tamang rhythm o pattern ng tibok. Yung mga rhythm na yon, yung tinitingnan namin sa cardiac monitor or yung nakikita nyo na linya-linya na umaandar na yon. Yun yung rhythm ng tibok ng puso ng tao. Minsan, makikita mo yung tumitibok na sobrang bilis yung itaas na part na sa sobrang bilis, eh, di na niya natutulak yung dugo ng tama papunta sa baba. Minsan, sa sobrang bilis, eh, hindi na talaga natibok. Nanginginig na lang siya. Hindi na siya tumitibok ng ganun. Ganun na lang siya. Diyan po tayo nagamit ng pagkuryente o pag-shock. Ang ginagawa kasi ng pag-shock, eh, naglalagay ka ng dalawang paddle dito sa gitna ng chest area, tapos dito sa ibaba, bandang gilid, tapos dun mo isa shock. Pero bakit dito? Bakit naandito? Kasi nasa gitna niyan yung puso. Andito yung puso. Andito yung paddle mo. Kita pa ba ito? Eh, basta ganyan. Andito yung paddles mo, andito, tapos andito yung isa. Tapos nasa gitna niyan yung puso. Kasi nakapaslant kasi yung puso dyan eh. Tapos, ayan yung maririnig mo sisigaw yung doktor or yung nurse na, clear! Tapos sasagot naman yung iba na,
clear! Tapos pipindutin nyo na yung paddles, tapos magbibigay na ng kuryente yung machine. Magsisimula yung kuryente dito sa paddle na nasa gitna ng dibdib, papunta dun sa paddle na naandito sa bandang baba. Tatagos yung kuryente na yon sa loob ng puso na magkukos sa lahat ng muscle na puso na mag-contract sabay-sabay kasi na kuryente. Basically, sasabihin ng shock sa puso na sandali lang. Then, pagkatapos ng kuryente, makakabalik na ulit si sinus node sa normal niyang trabaho para bumalik yung rhythm at tamang pattern ng pagtibok ng puso. Sa ganun, ginagamit ang pag-shock o pagkuryente sa puso. Hindi ito ginagamit kapag tumigil na ang tibok ng puso. Minsan kasi ganito nangyayari dyan, Pards. Kunyari, tumigil yung tibok ng puso ng pasyente. So, nakatigil yun, ha? Hindi nagalaw, hindi siya nagbibeat. Ang kailangan dyan, CPR yung chest o chest compressions. Kami yung magbubomba ng puso galing sa labas habang binibigyan ng gamot para tumibok ulit yung puso. Kumbaga, iniipit namin yung puso galing sa labas para mapisa siyang ganun at magpump. Minsan, nagkakaroon ng time na bumabalik yung tibok ng puso pero magulo. Hindi yun yung normal na rhythm niya. Hindi yun yung normal na pattern. Doon ginagamit yung pagkuryente para kumbaga pakalmahin yung puso para bumalik siya sa normal niyang takbo. So, bakit hindi ginagamit ang pagkuryente o defibrillation kung nakatigil yung puso? Ginagamit kasi itong pagkuryente o defibrillation, again, para nga ibalik sa tamang timing yung tibok ng puso. So, walang sense na kuryentehin mo kapag flatline na yung pasyente. Pero bakit po sumisigaw ng clear bago magkuryente? Sumisigaw ng clear bago magkuryente para lahat ng team, yung nurses, yung doctors na naandun, alam na magde-defibrillate na and bibitawan nila yung pasyente. Wala dapat kahit sino na nakadikit sa kahit anong parte ng katawan ng pasyente during that time, kasi kapag dumikit ka, baka makasama ka sa makukuryente din. Siyempre, ayaw naman naming makuryente, di ba? Next question, masakit ba yon sa pasyente? Yung pagkuryente, oo, masakit. Ikaw ba naman makuryente ka, di ba? At saka hindi kasi lahat ng kinukuryente yung mga walang malay o mga tumigil yung puso. Merong mga pasyente na gising pero hindi maganda yung rhythm ng tibok ng puso nila. Sa mga gising na pasyente, syempre, una, susubukan namin na magbigay lang ng gamot. Pero kung hindi talaga kakayanin ng gamot or hindi stable yung pasyente, doon na sila kailangan kuryentehin talaga. Pero bago sila kuryentehin, syempre, bibigyan muna namin sila ng pampatulog para naman hindi nila maramdaman yung kuryente, di ba? And so that's it. That's a very rough overview ng pagsha-shock o pagkukuryente sa pasyente. If you guys have any questions, put them down on the comments. Message me on IG and FB. Links in the description. Kung gusto nyo akong pakapihin, links in the description also. It has been me, Doc Junji, ang tropa mong residente, and I'll see you guys on the next one.